Magandang gabi ulit. Ang ating topic ngayon ay about Halloween. Ito ba ay pagan celebration? O saan ba ito nagmula? Bakit November 1? Marami tayong mga sasagutin kayo ng mga tanong. Bakit November, hindi September, hindi March o ano, no? At saka ito ba ay celebration ng simbahan o ito ba ay ang origin nito ay pagan practice? Sige. So sa unang page pa lang, masasagot na natin na siya ay hindi pagan practice. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang Halloween? From the word hallow, no? So ang hallow ay holy. Kaya nga pag nagsabi tayo ng Our Father who art in heaven, hallowed be. So hallow ay Old English ng holy. So ang win ay ang shortcut ng Eve. Kasi sa mga Scots, no? Sa Scottish term, yung Eve ay tinatawag na even. Eve or even, no? So si kinontract na lang yung even, naging e apostrophe n or in. Kaya Halloween. So ang gabi, bispiras, bispiras ng mga santos, bispiras ng All Saints Day. So the evening before. So may vigil, no? So actually it is a celebration of the church. It is the saints evening. Ito ay sabi ni Saya pa gipahinungod sa mga santos, no? Ito ay it is commemorated for them. Okay? So that is the original word of Halloween. Na-hijack na kasi yung term ng mga worldly at saka secular term, no? Ng secular people at saka ng mga media at saka Hollywood yung Halloween. Pero ang original meaning ay hallow, meaning holy or saints, no? The evening before the Christian holiday, so October 31 nagse-celebrate na ang mga tao before. They are offering the lighting candles in anticipation for the celebration pagkabukas ng araw ng mga lahat ng mga saints. Okay? At saka yung All Souls Day, November 2, ay celebration, a feast, commemoration pala, no? Para sa lahat ng mga namatay. So yung November 1, All Saints Day, ay ito ay kapistahan para sa lahat ng mga nasa langit na, including yung mga canonized at saka yung mga hindi recognized ng simbahan. Yung canonized meaning official list recognized ng simbahan ng mga saints. Pero hindi lang ibig sabihin na yung mga canonized saints lang ang mga saints. Maraming hindi recognized. So para sa kanila lahat na hindi nakilala, hindi nalaman yung mga pangalan nila, it is dedicated to all, for all of them, no? Okay. Question, bakit November 1? Anong history? Sige. Kung maalala, actually nagse-celebrate ang mga early Christians as early as year 300 or 400. As early as that, no? Sila ay nagse-celebrate na ang mga early Christians. Bakit ano pa? Bakit year 300 plus pa sila nagsimula na mag-celebrate alay sa mga martir? Pag sinabing martir, mga kapatid, yung mga pinatay dahil sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Kasi year 313 yung Edict of Milan.
doon nag-stop, doon na tumigil ang pag-persecute sa mga Christian, no? So naglagda si Emperor Constantine na tigilan na ang pag-persecute sa mga Christian. Kaya malaya na silang mag go out in the open to celebrate, to declare their faith, to practice their faith. Kaya malaya na rin sila na mag-commemorate sa mga mga martyrs, no? Especially kasi napakadaming namatay talaga, no? Especially kay Emperor Diocletian. Emperor Diocletian, mas masahol pa yon kay Emperor Nero. Mas earlier si Emperor Nero ang nag-utos na patayin si San Pablo at saka si San Pedro ay sa panahon ni Nero, mga 1st century AD. Yung kay Emperor Diocletian, 284 until 305. Pinakagrabe na karanasan ng mga Christians during that time, no? So, bakit ba nila naisip na mag-establish ng common feast sa lahat ng mga martyrs at saka mga saints? Kasi sa kadami ng mga martyr, hindi na kayang i-celebrate kada araw yung mga ano nila, kapistahan nila, kasi 365 days lang naman ang isang taon. At saka nung pinapatay sila, marami sa kanila, they are killed in groups, no? Kaya minabuti na lang nila na mag-celebrate sa isang araw. So yung mga kilala at saka mga hindi nakilala na mga martyrs at saka mga saints. There were not enough days of the year for a feast day for each martyr, and many of them died in groups. So pinapakain sila sa mga leon sabay-sabay. Ito nakikita nyo, kinukrucify sila at saka sinusunog. Kita nyo yung sa ilalim ng cross, itim na, kasi nilalagyan ng mga parang gasolina at saka mga madaling masunog na mga material. Yeah, kalahati na lang natitira. Sa etong sa picture, yung sa baba, naghihintay sila na kailan palabasin yung mga wild beast. Okay. So anong araw ba yung original? So sa western world ng mga churches ng Catholic, sineselebrate first Sunday, unang linggo pagkatapos ng Pentecost. Bakit ganon? Kasi since Pentecost, 'di ba, 'yan ang pag-descend ng Holy Spirit and gave them the power, no? The power of the Holy Spirit to convert, to inspire, to make people saints. So the power of the Holy Spirit since the time has been turning sinners into saints. Mga makasalanan nagiging saints. Kaya naisip nila na doon na lang i-celebrate 1 week after the Pentecost. Okay. Pero sa East, maraming nagse-celebrate May 13. Magkalapit lang din naman ng ano eh, ang Pentecost sa May 13. So sa West, including Rome, ang Rome ay kabilang sa western part. Yung eastern like Alexandria, Syria, Byzantine, 'yan. Se-celebrate sila ng Feast ng mga Martyrs May 13. Okay. May 13. Bakit? Okay, bago tayo pumunta sa November, ito ay ang Pantheon. So I'm sure dito galing yung term natin ngayon sa mga Ilonggo, Bisaya. I don't know sa Bisaya, pero sa amin sa Ilonggo, Pantheon. Ewan ko kung ginagamit din ba dito sa ano, pero sa Tagalog, I'm sure merong Pantheon, di ba? Ginagamit natin sa parang monument ng patay, Pantheon. Okay. I'm sure dito galing to. Kasi ito yung Pantheon. Ang tawag dito, Pantheon, no? Ang Pantheon ay napaka luma na talaga na istruktura. Itong pinagawa ito ng mga Roman emperors para sa lahat ng mga diyos-diyosan, no? Pagan gods, false gods, no? Yan ang original Pantheon.
So, diyan galing ang term na pansyon natin. It is built as a temple to all the gods. Meaning mga, siyempre, false gods, mga fallen angels yan, di ba? Okay. So, siyempre, na Christianized ng Rome sa 300 AD plus, no? So, in 609, binigay ni Emperor Phocas ang pantheon, eto, itong pantheon, binigay ito sa simbahan, no? Kay Pope Boniface IV. Siya yung Pope during the time. Binigay ni Pope Phocas ang pantheon sa simbahan. Anong ginawa ni Pope Boniface IV? Kasi alam niya na ito ay templo ng mga demonyo, siyempre, mga false gods. So bago niya tinanggap, no? Kinonvert niya, dinedicate niya kay Mama Mary. So anong ginawa niya sa pag-rededicate? Nag-order siya ng series of exorcism sa place na 'yon. At saka kinuha niya yung mga relics, pinadala niya yung mga kung saan ngayon sa panahon natin truckloads. Nuna cartloads. Cartloads of relics of the saints from the catacombs, no? Kinuha yung mga relics, relikyas, mga, when you say relics, mga katawan ng mga santos, no? From the catacombs, at saka dinala doon. At saka in-exercise yung place. At saka dinedicate kay Mama Mary, at saka to all the saints. Okay? At pinangalanan na niya ngayon na Santa Maria ad Martyris, yung temple na yon. Hindi na siya pantheon. Meaning pan, ang meaning ng pan ay all pan. Theon, meaning gods. Pag nakarinig kayo ng pandemonium, all the demons. Pandemonium, yun galing yun. Pag, I'm sure nakarinig na kayo. Pandemonium or chaos, no? So, bagay lang na, instead of pandemonium or pantheon, papalitan ng all the saints, no? All the saints. So, he also brought in all the bodies of the saints. Lahat ng mga katawan ng mga saints, dinala niya doon sa temple at doon niya nilipat as the resting place of the martyrs. Sa taon 609, no? May 13 niya ginawa yan. So, yun ang naging official na pag-celebrate ng mga martyrs at saka saints, May 13, no? Paano naging November? Okay. So, what he did, Saint Boniface, Pope Boniface, no? The fourth, what he did is he transformed the most demonic place in Rome. Siyempre kasi inala yun para sa ano eh, templo yun ng all the gods, false gods. Ngayon, inalay niya into Our Lady and all the martyrs. So, bakit ba ginawa yun? Kasi sumusunod tayo sa utos ni Kristo. Anong sa utos ni Kristo? I will build my church and the gates of hell will not prevail. So, anong pagkarinig natin ng gates of hell will not prevail? Offensive. Ang simbahan dapat offensive. Sasakupin natin lahat. All creation belongs to the Lord. So, lahat ng mga pinaghaharian ng demonyo, aagawin natin. Aagawin natin. At saka, ang Diyos ang mamamayagpag dito sa mundo. Kasi, yun, kung yun ay tinitirhan ng mga demonyo, hindi sila maladaig. Lulusubin natin sila at sasakupin natin sila. Yan ang ibig sabihin ng the gates of hell will not prevail against the church. No? Okay. Noong 844 AD, si Pope Gregory IV nilipat niya sa November 1 instead of May 13. Bakit? Kasi maraming pumupunta ng mga pilgrims sa Rome mag-celebrate ng feast ng mga saints at saka martyrs.
Eh, hindi nila kayang pakainin lahat kasi ang end ng harvest, ang end ng harvest ay dyan banda sa mga October, last part ng October, kasi magsisimula na ang autumn. Yung autumn, winter, nagsisimula na yung winter sa November. So yan ang end ng harvest. So maraming pagkain. So pwede na na makater ang mga pilgrims. Kaya doon nila naisip yan ni Pope Gregory na i-transfer ang celebration to November 1. Would easier to feed the many pilgrims who goes to Rome to celebrate the... Kasi pupuntahan nila yung ano, yung tawag dito, Santa Maria ad Martires. Yun ang dating Pantheon, no? Pero sa mga tourists, tinatawag pa rin nilang Pantheon. Pero actually ngayon, simbahan na yan, no? Holy site na yan sa Rome. Okay? At saka isa pa, yung November, nagsisimula dyan ang autumn, tiglamig na. At saka mga tao, ina-associate nila ang winter as ina-associate nila sa death. Kasi di ba pag snow, winter, namamatay ang mga halaman. So they associate it with death. Kaya death of the saints and then celebration of the departed at November 2. Kaya doon, yan ang rason kung bakit naging nalipat sa November. Okay? Because of the end of the harvest and then also of winter. So nakita natin, mga kapatid, wala siyang koneksyon sa paganism. Simbahan talaga siya, no? And then, 'di ba ano 'yon? 844 nung 1073 si Pope Gregory the 7th sinopress niya na hindi na pwedeng mag-celebrate ng May 13 at saka nag-mandate siya na ang official date na talaga ng celebration of the Feast of All Saints should be November 1. Huh? November 1 na. Finalized na talaga. And then, finally in 1484 AD, si Pope Sixtus the 4th in-establish niya ang November 1 as Holy Day of Obligation. Na ibig sabihin, kahit hindi linggo, dapat ka magsimba. Pero sa Pilipinas, kasi may kalayaan ng mga bishops, no, na mag-change ng mga Holiday of Obligation, sa atin, tatlo lang ang Holiday of Obligation sa Pilipinas. Pero sa Amerika, Holiday of Obligation, at saka sa ibang mga part ng mundo, ang November 1. Pero sa Pilipinas, hindi siya actually Holiday of Obligation. Sa Pilipinas, kung matandaan nyo, tatlo lang. Napakadali lang sa Pilipinas. Ano lang, December 8, January 1, at saka December 25. Yun lang ang Holiday of Obligation natin, tatlo. Pero sa US, if I'm not mistaken, pito ang kanilang Holiday of Obligation. No, sa atin, tatlo lang. Spoiled yung Pilipino. Ha? Pero kung mas maganda kung magsimba ka talaga. Kami, we release it to it All Saints Day at saka All Souls Day, magsisimba talaga kami, no? Kahit hindi linggo. We treat it as a holy day of obligation. Okay. Paano ba nagsimula yung Halloween na secular? Kasi yung Halloween, alam naman natin, sinabi natin kanina sa simbahan talaga 'yon, di ba? Parang ninakaw lang ng secular world. Parang na adulterated. So paano na-impluwensyahan na para nang siyang naging mga multo-multo at saka mga ghost, mga ganun na, di ba? Paano? Simula yan kasi sa mga Celtic culture doon sa mga sa Europe area, no? Kasi marami ring pagan doon. So, alam mo naman, yung mga pagano, tapos yung kristyano, minsan nagsasama-sama, tapos yung mga pagano naging kristyano,
Hindi pa rin nila iniiwan yung pagiging mga ibang mga practice nila na pagkapagano. Kinocombine nila yung pagkakristyano nila sa kanilang mga practices na pagano. Kaya yun ang nangyayari. Kagaya ng Pilipinas, marami pa tayong mga pamahiin. Sinasama pa natin yung mga Kristyanismo natin sa ating mga bathala-bathala. Yung mga ating mga rami pa tayong superstitious belief. Kaya ganon, kinumbine ng mga ng mga tao yung kanilang pagiging Kristiyano at saka yung mga dati nilang like sa Ireland, yung mga Celtics doon na area yon, mga Irish, no? So kanilang spiritual tradition ng nila dati, they believe in Samhain or Samhain. So ang Samhain is a pagan religious festival, no? They celebrate it in October 21 to November 1 to welcome in the harvest and usher the dark half of the year. So, yan ang pagan festival, no? So, si Samhain ay they believe he is the Lord of Death, no? Lord of Death at saka also associated with winter, no? Since winter is the season of cold, darkness and death, so the Celts, mga Celtic people, they made the connection with human death. So they believe that during October 31, the eve sa simbahan Hallows Eve, Halloween, they believe na si Samhain, he allows the souls of the dead to return to their earthly homes that evening. So sa gabing yon, pinapayagan daw ni Samhain, the Lord of Death, na bumalik yung mga patay, yung mga kaluluwa ng patay sa kanilang mga pamamahay, no? And then, because the Celts believed that the barrier between the world was breachable during, so during that day, yung world of the dead ay pwedeng pumasok sa world of the living yung araw na yon. Kaya nag-prepare sila ng mga offering. They leave it outside the villages, fields for fairies or seeds. Kaya hindi lang sa mga Celtic, kahit sa Chinese, kahit sa ano, Pilipino, umabot din yung nagbibigay ng pagkain. Kasi they believe na yung mga kaluluwa, during the time, pinapayagan na mag-roam around dito sa earth. Kaya yun, nadala. Pero hindi turo ng simbahan na magbibigay ng pagkain. Pagan practice yan, na kinumbine sa totoong celebration ng simbahan. So, it was expected that ancestors might cross over this time. At saka, pwedeng maghigante ang mga espiritu na yon sa mga nag-ano sa kanila, nanlupig sa kanila nung buhay pa sila. So, para hindi sila kikidnapin at saka hindi sila they will not be harmed, no? Hindi sila sasaktan at saka kidnapin, nagko-costume sila ng mga costume ng animal or mga monsters. Yun, doon ang simula yung mga costume-costume. Para pala, hindi sila kikidnapin ng mga espiritu at saka hindi sila sasaktan. No? Okay. So, ang tanong, pwede ba tayo mag-celebrate ng... Kasi yung, ano, yung Halloween ngayon... Naging part na ng tradisyon, mag-trick or treat, mag-uukit ng mga kalabasa. Pwede ba tayo mag-celebrate as a culture, as a cultural event? Pwede naman. Pwede naman daw, no? Pero, huwag lang natin kalimutan yung original na layunin ng Halloween or Saints Eve or Holy Eve, no? Huwag na natin kalimutan. Ibalik natin yung original na ano. So practically, it is okay for Catholics to go trick or treat. Yung mga bata, kasi nakasanayan na ito, hundreds and hundreds of years na yung mga bata nanghihingi ng candy. So, kawawa naman yung papayagan manghingi ng candy kasi para na naging family tradition, excited yung mga bata magsuot ng mga costume. Pwede sila magsuot ng costume kung pwede, kung gusto talaga nilang kasi mga Spider-Man, mga yung mga superhero, yung mga wag na wag mong papasusuotin ng mga witch,
Monster, dewende, wag na wag. Bawal talaga, no? Kasi ginoglorify ang demonyo. So, hindi talaga pwede. Kung gusto magsali ng mga trick or treat, hanggang superhero na lang at saka yung mga cute na mga costume. At saka, ang pinakamaganda, pasusuotin sila ng costume ng mga saints because it helps to teach our children. And at kung superhero, wala nang tatalo pa dito sa pagka-superhero. Sila ang totoong superhero, ang mga saints, no? So, yung iba, may mga cartoon character. So, ito ang pinakamaganda, no? So, Halloween is hindi totoo na original na ano ha? Original ang mga pagan practice tapos ginawa na lang natin, kin-Christianize na lang natin. No, it is not related. Nagka-timing lang, no? At saka hinalo lang ng iba. It is originally a church liturgical event. It was only hijacked by the modern world. It's time to take it back. No? Okay. Objection. Bakit All Saints Day? Bakit binibigyan ng parangal yung mga saints na ano, eh, lahat naman tayo saints. Sabi sa Bible, lahat tayo saints, no? Sabi nila, unbiblical yung ginagawa natin na may mga saints tayo. Eh lahat ng Kristiyano saints sa Bible. Okay? So yung saints, pag sinabing saint, Greek word hagios, no? Wala sa, kung basahin mo ang Bible mga kapatid, walang definite na gamit sa word na saint. Pwede mong gamitin sa Kristiyano, pwede mong gamitin sa mga tao na nasa langit na, no? Kahit nga angel ay tinatawag na holy ones or saints. Basta saint, holy. Ang Israelite dito, ito yung mga ano, kopyahin niyo to. Ito yung mga Bible verses na mga different application ng word na saints, no? So si Jesus tinawag na saint, holy. Person is called holy or saint. Angels are called holy or saint. Israelites are called holy or saint. Christians are. So wala siyang isang gamit lang. So hindi totoo na unbiblical ang paggamit ng simbahang Katoliko na ni-reserve natin sa mga Kristiyano na andun na sa langit, yung mga namatay na. There is no single biblical use of the term hagios. So, sa katagalan, nire-recognize naman ng simbahan eh, na pwedeng tawagin holy ang lahat ng baptized Christian. No? Actually, ginagamit pa nga natin, we believe in the communion of saints. O, diba? Kasi yung communion of saints, tatlo. Church militant, tayo buhay pa, church suffering, andun sa purgatorio, at saka church triumphant. Kaya we believe in the communion of saints. We believe na lahat ng mga baptized Christians are saints. Pero, merong big letter S na saints. Nire-reserve ng simbahan, ginagamit formality sake, no, para hindi malito, ginagamit ito sa mga taong nandun na sa langit. Yun, nire-reserve ng simbahan na gamitin ito para sa langit. Kahit ang Biblia, wala namang istrikto na paggamit ng saint eh. So, ang simbahan, may kalayaan kung paano ito gamitin. Okay? It's a title of honor for those Christians in heaven because of their perfected states. Kasi, mas bagay na gamitin sa kanila yung saints kasi hindi na sila subjected to sin, no? They're already perfected by God. So, sila ang pinakabagay na tawagin na saints in the fullest sense. Okay? Kaya ito, Colossians chapter 1 verse 12, sabi, giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Ito yung mga saints in light, ito yung mga saints na nasa langit na. Tayo ay mga saint na nasa lupa, pero sila ang, kasi binahagi lang sa atin eh. We just take share in their inheritance.
Okay. At saka, minabuti ng simbahan na gamitin ito para maano tayo, ma-inspire na we have to become holy and perfect because our Father in heaven is perfect. Just like our brothers and sisters na andun na, nauna na sa atin. That to remind us of the saintly perfection that we are going to strive for. Okay. So, skip muna natin itong mga church fathers kasi wala na tayo sa time. Okay. Lahat tayo ay, we are called to be saints. Yung iba, ay, ano lang, basta makatungtong lang ako sa purgatorio, okay na? Basta, ano lang, pasang-awa lang ba, parang 75. Hindi yan maganda mga kapatid. Kasi, yung klaseng pananampalataya ay hindi makakaligtas. Bakit? Yan ay example ng lukewarm. Hindi ka mainit, hindi ka malamig, aligamgam. Maligamgam ka lang, nasa gitna. Anong gagawin sa'yo? Iluluwa ka ni Jesus. So gusto niya, umaapoy tayo sa pagmamahal sa Kanya. We are called to be perfect. We are called to be saints. No? Kasi, ano ba ibig sabihin ng saint? Ay, yung mga tao na nasa langit. Eh, pag hindi ka nag-ambisyon maging saint, so wala ka palang ambisyon makapasok sa langit. Di ba? At sa kapag hindi ka nag-ambisyon maging saint, ibig sabihin, parang ginagamit mo lang si Lord na makapasok ng langit, hindi mo siya talaga mahal. Kasi kung mahal mo talaga si Lord, wala kang limit na ibibigay. Nililimitan mo siyang mas, may sabi ni God, you have to love God with all of your heart, all of your mind, all of your strength. Wala kang reserve. All, sabi niya. Hindi optional yon. Hindi optional yung all. Sabi niya talaga, hindi pwedeng kalahati. Hindi ko pwedeng magtira sa sarili mo. Okay? So, member of the Christian community, husband. Yan. So, ang tanong, no? Paano ba, sagutin natin yung tanong, paano ba magiging canonized saint? Baka gusto nyo maging canonized saint. So, lahat tayo, alam na natin na kailangan natin maging saint. O, pero baka gusto nyo pa rin, hindi lang saint, hindi lang yung unknown saint, basta gusto, baka gusto nyo in the future maging canonized. O, paano ba maging canonized saint? Ito, ano ko lang ito, yung process. So, for example, the pathhood to sainthood today. No? Dapat mamatay ka muna. Okay? Tapos pag namatay ka, may mga tao na nakakilala sa'yo, no? Nakakilala sa'yo na ang life mo ay holy, you are living a heroic virtue. So, magpupulong-pulong sila, sabihin nila, i-ano natin to, i-apply natin to. For example, si Sis May. Oh, mabait to si Sis May. Pag namatay, yung mga purok president, sabihin, i-apply kaya natin to si Sis May maging ano, saint. Yun. And then, sasubmit nila yung pangalan sa bishop. So, sasabihin ng bishop, sige, mag-investigate tayo. Lahat ng mga chismosa, tanongin natin kung kumusta si Sis May, mabait ba talaga? Joke lang, hindi yung mga chismosa. Yung magpapaano siya ng research. So, pag yan ay nakita ng bishop na, okay, pwede, may pwede siyang candidate kasi marami na talagang nagsasabi na ganito yung buhay niya. Dadalhin sa Vatican. Okay? Dadalhin sa Vatican, sa office, yung i-open yung cause for canonization. No? Yung cause for canonization. So, pag inaprubehan ng bishop at saka nadala na sa Vatican, ang tawag sa kanya ay servant of God. Ewan ko ba kung si Monsignor Kamumot, kung ano na yung stage niya ngayon, parang servant of God pa yata si Monsignor Kamumot or venerable na. So, servant of God, pag pinadala na yung pangalan mo sa Vatican. Yo, tapos, merong
Congregation for the Congregation for Saints. May office doon sa malaking office yan sa Vatican na ang kanilang trabaho ay mag-investigate lang para sa isang kandidato para maging saint. I-formal review ng historians at saka theologians. Kaya konti lang yung mga canonized saints kasi kailangan din ng budget. Kasi kailangan ng theologian, historian. I-research yan, magpapadala yung Vatican ng mga representative to research. Kaka hindi biro na research yan. Hindi yan, kasi baka fake news, no? So, the Congregation for the Causes of Saints. Yun, ang opisina sa Vatican. Okay? So, titingnan nila kung merong heroic sanctity. Okay? So, did they live a life of virtuous action? Or doing good works out of love for God and neighbor? So, yun ang mga tinatanong. Pag inaprobihan ng Santo Papa, may signature si Santo Papa na, okay, go ahead. Magiging venerable siya. So, venerable na ang tawag niya. Venerable May. Okay. Tapos, ngayon, kailangan ng miracle. So, kailangan yung miracle ay mangyari after namatay siya. Hindi pwede yung buhay pa siya. So, dapat may miracle after namatay. So, a miracle after death. Okay? So, anong gagawin? So, may magpe-pray, may mag-a-ask, no, maghihingi ng tulong kay Saint Venerable May na may isang taong may sakit na sana gumaling. Magpapatulong siya sa pagdala ng kanyang magdala ng kanyang panalangin sa Diyos. Okay? So para siyang assist. Tawag diyan, God performs miracle. So siyempre, hindi yung santo ang nagbibigay ng milagro para sa ating mga kapatid sa ibang sekta. It is God who performs the miracle. Ang saint ay credited lang siya as assist. Yung para sa basketball, hindi siya yung nagsushoot, assist lang siya. Yun, tumutulong lang. Okay. So ang miracle dapat may rules din yung miracle, hindi kung anong klaseng miracle lang. Dapat instant at saka lasting, tumatagal. Pag gumaling ka sa sakit, for example cancer, dapat ng instant, hindi yung 20 years before hindi, dapat instant, no? At saka lasting. Anong ibig sabihin ng lasting? Dapat more than a year. Dapat hindi less than 1 year yung galing mo. Kasi pag usually kasi pag gawa ng demonyo, madali lang, temporary lang. Yung iba, di ba, nagpapagamot sa mga albularyo. Gumaling ako. Pero sandali lang, isang buwan lang o ano lang. Yun ang sign ng demonyo, temporary, napakadali lang. Kasi pwede rin gumamot ang mga demonyo Okay? Pero pag miracle na galing sa saint, dapat a year or more. No? And it should not be, cannot be explained by science, dapat. It should not be, cannot be explained by science. Okay? Unexplainable by medicine, no, or ano. At saka kasama sa delegate, historian at saka mga may kasamang critic, skeptic, tao na medyo yung parating nagka-question, sasamahan sa grupo kasi para hindi bias. Yung parating nagtatanong na, baka hindi, yun ang ibig sabihin ng skeptic, no? Usually hindi religious, parang secular na historian. And then
dapat, siyempre, before siya gumaling, yung tao, dapat may nag-pray before siya gumaling. At saka, pag nag-pray, dapat kay God at saka kay Jesus lang. Hindi pwede, hindi masasabi na yung milagro ay galing kay Saint May, yung example natin si May, hindi pwedeng pagsabayin mo, nag-pray ka kay Saint Vincent Ferrer or kay Saint Augustine or kay Saint Francis, hindi pwede. Dapat si Saint May lang yung na hiningan mo ng tulong para masasabi natin na yung assist ng miracle ay galing talaga sa candidate para sainthood. Okay. So, hindi pwedeng pagsabayin. Siya lang muna. Pag ito ay may nangyaring miracle na healing at saka aprobado ng ni Santo Papa, magiging blessed na siya. Magiging beatification. Pag na-beatify ka, matatawag ka ng blessed. Yun. So, pwede, kung blessed ka na, pwede nang gamitin ang pangalan mo sa mga eskwelahan, sa mga orphanage, no? Sa mga simba, pwede na gamitin. Sa mga hospital, kahit blessed ka pa lang, pwede na. At saka, para makanonize ka, kailangan may pangalawang miracle, another miracle na naman. So, kung may nangyaring another miracle na naman, and then approved by Rome, approved by the Pope, you will be canonized. And if you are canonized, you can now be called official saint. And then, ang pangalan mo ay mabibilang na sa official calendar ng simbahan. Huh? So, yan ang process ng canonization. Okay. Merong exception. May exception, pag martyr, hindi kailangan ng mga milagro. Requires, pag martyr, pinatay, hindi kailangan dalawang milagro. Pwedeng isa lang. Pwedeng isang milagro lang ang kailangan pag martyr. And also, depende sa discretion ng Santo Papa, pwede niya kahit hindi martyr, pwede niyang isa lang na miracle, i-declare na niya na saint. Just like in the case of Saint Pope John the 23rd, yung nag-convene ng Second Vatican Council. Yun. Isang miracle lang yung nangyari kay Pope John the 23rd, dineclare na ni Pope Francis na saint. Okay? At saka meron ding mga saint na hindi official na canonized, pero automatic, unofficial saint, like mga sila ni Saint George, yung mga matagal na talaga nung hindi pa uso yung canonization, sila ni Saint Philomena, hindi pa na-establish yung process ng canonization, but they are already considered saint because of the sacred tradition. Okay, ano lang, explain ko lang, itong process ng canonization, mga kapatid, hindi ito ang simbahan ang dahilan kung bakit sila naging santo. No? Hindi ang simbahan ang gumawa sa kanila na maging santo. Kaya sinasabi ng ibang mga sekta, dami yung santo, dami yung ginagawang santo. No. Ang simbahan ay hindi ang gumagawa ng santo. Ang tao mismo, ang kanyang buhay. Ang simbahan ay, ano lamang, siya lamang yung nag-i-investigate. Pinapatunayan niya na lang talaga kung itong taong to ay nasa langit na ba talaga. Yun ang ibig sabihin. Kaya kailangan ng milagro kasi ang milagro ay nagpapatunay na itong tao ay nasa langit na. Okay? So, sinisigurado lang talaga ng simbahan na itong taong na to na nasa langit na ay pwede na nating pwede na tayong humingi ng tulong sa kanya na dalhin yung ating mga panalangin sa Diyos. Kasi di ba hindi tayo pwedeng makipag-contact sa mga patay na that is necromancy. Hindi tayo pwedeng mga divination. So, pag
naghihingi tayo ng ano, naghihingi tayo ng tulong sa isang yumao na, kasi akala natin santo na siya, yun pala nasa impyerno. Kaya yan din ang delikado, ang sasagot sa iyo demonyo. Kaya nangyayari sa mga spirit of the glass, nagkukontak sila ng mga patay. Kaya bilang mabuting ina ang simbahan, pinoprotektahan niya yung mga anak niya. So sinisigurado niya na yung hihinga natin ng tulong ay mga totoong mga banal at saka nasa piling na talaga ng Diyos. Okay? So in the Apostles' Creed, we believe in the communion of saints, no? So ang communion of saints, ang turo ng simbahan natin na ang lahat ng mga kaluluwa na merong fellowship, merong communication, no? We have the church militant. Yung church militant tayo, mga buhay, no? Nakikibaka pa sa spiritual warfare, hindi pa tapos yung ating ano, pakipagdigma. At saka yung church suffering at saka yung church triumphant, no? Yung church triumphant, sila na yung mga nanalo na. So they are already the, ito yung tinatawag natin, sila yung totoong mga successful. Oh, kasi sa mundo, para sa mundo, ang success pag may bahay ka, nabayaran mo na lahat ng bahay mo, may kotse ka, lahat ng anak mo nakapag-aral na, at saka malaki yung sweldo mo, successful ka. Pero sa mata ng Diyos, walang kwenta yan. Ang sa mata ng Diyos, ang may kwenta sa mata ng Diyos ay ang buhay mong banal, yung virtue. Kaya, what does it gain or what does it profit a man if he gains the whole world but loses his soul? Yung totoong success sa mata ng Diyos, ang success ay mapunta ka sa langit. Yan ang success. Hindi success yung anak mo, piloto, nagpag-aral sa Lasal, may kotse ka, lima, malaking bahay. Yung anak mo, hindi naman nagsisimba. Atheist naman mga anak mo. Walang takot sa Diyos. Hindi mo matatawag na successful yung mga anak mo pag hindi na nga nagsisimba, liberated na, naglilibin-libin lang. No, hindi na naniwala sa simbahan, sa kasal, mga ganon. So, daming iba, nyabang kasi successful ang anak daw nila. No, you're not successful, you failed. You failed bringing up your children to God. No? So, yung church suffering, yan ang kabilang ng mga saints na pinopurify pa. So, kung mapansin nyo, sa misa, yung big host hinahati sa tatlo. Yung isa para sa church triumphant, yung isa para sa church militant, yung isa para sa church suffering. No? So, anong ibig sabihin ng communion of saints? Ang ibig sabihin para sa atin yan, yung application, is that we must be mindful of the needs of one another. So, dapat nating alalahanin ang pangangailangan ng kada isa ng nasa purgatorio. Tutulungan natin sila na mag-pray. I-pray natin sila, no? And then, yung mga saints in heaven, we should honor them and we should ask them for prayers. No? Reverence and honor the saints. Kasi pag ating binigyan ng honor ang mga saints, God will be happy. Hindi magseselo si God. No? Hindi magseselo si God kasi actually mas binibigyan pa natin ng parangal si Lord pag ating pinarangalan ang kanyang mga obra maestra. No? Yung mga obra maestra niya yan eh. Oh. So, pag for example, pag nakakita ka ng ano, mga pag nakakita ka ng painting at saka pinarangalan mo yung painting, magagalit ba yung painter? Hindi. Mas matutuwa siya kasi binigyan mo ng pugay ang kanyang gawa. Eh yung mga saints, masterpiece yan, parang painting ni God yan. No? He will be more happy. Oh, yung objection,
paano ba tayo maririnig ng mga santo? Eh, si God lang naman ang ano, ang omniscient, omnipresent, no? At saka omnipotent. Eh, totoo. Ang mga saints, hindi yan omniscient, only God. Pero, alalahanin natin na ang mga santo ay nasa piling ni Lord. Kung saan si Lord, andun sila. Hindi mo sila mapaghiwalay ngayon. Sila ay united to God. No? And then God, remember niyo si Padre Pio? Alam niya yung kasalanan mo. Kahit hindi mo sabihin. Pag sinadya mo, hindi sabihin kasi nahihiya ka, sabihin niya yung hindi mo sinabi. O ano ba, si Padre Pio, nakakabasa ba siya? Diyos ba siya na nababasa niya yung utak ng tao, yung kaluluwa ng tao? Hindi. Kasi Diyos lang ang bukod tanging nakakabasa ng isip ng tao. Eh bakit alam ni Padre Pio? Kasi banal siya, he is a living saint. So, of course, ang Diyos ang nagbigay sa kanya ng kaalaman tungkol sa kasalanan ng tao. So, si God ang nagbibigay, binibigay ng Diyos ang kaalaman, binibigay niya sa mga santo, yung ating mga hiling. Kasi, kalooban ng Diyos na tayo ay dumulog sa isa't isa. Nasa Bible yan, intercession. We have to pray for one another. Eh, tanungin mo, bakit ba kailangan pang pray for one another, hindi na pwedeng diretso? Bakit hindi niya pwedeng dumiretso sa Diyos? Bakit pa kailangan magpa-pray for one another? Ang sagot dyan, eh, tanungin mo si Lord, no? Tanungin mo si Lord, eh, sa kanya galing yan eh. We have to pray for one another. Eto, kita niyo yan? Live stream. O ako, kikita niyo. Pero hindi pa ako masikat. Konti lang yung mga listener ko. Mga mabibilang pa lang ng daliri. Pero yung iba, na mga live streamers, millions. No? Eto, isipin niyo. Ngayon nga, yung tao, kaya niya mag-live stream, makikita siya ng milyon-milyon na tao. Human technology pa lang to, ha? Human technology, makikita siya ng milyon na tao at the same time. Si God pa kaya? Na hindi kaya kaya ni God na makapag-live stream ang mga saints? Eh, siya ang may gawa ng lahat nito. Itong yung YouTube technology na to, ano lang to. Kung sa atin, mga 4G, 5G tayo, siguro kay God, 1 million G. So, isipin nyo ha, kaya nga ng tao, through technology, makita siya sa buong mundo ng millions na nakapanood. Si God pa kaya? Eh, yung mga taong yon, yung mga saints na yon ay kapiling ni Lord. Kasama niya. At ang sabi ng Bible, we will become like Him. Tsaka hindi natin alam yung kakayahan natin pag andun na tayo sa langit. No ear have heard, nor mind have conceived, no? What God has prepared for us. So, yan. Sinabi ko kanina, pag nanood ka ng painting, pag you praise the painting, the painter will be much honored. So, how All Souls Day? So, ang All Souls Day naman, no? Yung All Souls Day, nagsimula siya na instead All Saints Day lang, nagawa din ng November 2 as All Souls Day at 1048 as recorded by Saint Odilio, the Abbot of Cluny, decreed that all monasteries of the Congregation of Cluny were to annually keep November 2 as a day of all departed ones. Tapos, yung mga Benedictines, inadapt ito, and the tradition began with tolling of the bell on November 1, right after Vespers at the Office of the Dead, and the next day, priest has to say Mass for the repose of the souls in purgatory. So, para na ito sa mga taong, mga lahat ng mga namatay. Bakit? Pero ang November 1 talaga, ang November 2 talaga mga kapatid, ang purpose niya ay para sa mga tao na sa purgatorio. No? Para sa mga tao sa purgatorio, hindi ito pwede prayers para sa mga tao sa impyerno. Kasi
Ngayong iba, yung hindi pa nila naintindihan yung katikisim, kulang sa katikisim ng mga Katoliko, akala nila, pag nag-pray ka hard enough, yung mga tao sa impyerno, pwede pang mapunta sa purgatorio. Hindi na po. Yung katikisim natin, yung official teaching ng church, ang mga dasal natin, para lang sa mga nasa purgatorio. Lahat ng nasa purgatorio, mga kapatid, wala nang chance mapunta sa impyerno yan. Kasi namatay sila with sanctifying grace. No. Kasi akala din ng iba, pag walang nag-pray sa'yo na nasa purgatorio ka, mapupunta ka sa impyerno. No. Hindi na mangyayari yan. Never. Never. Lahat ng nasa purgatorio, 100% papuntang langit yan. Stopover lang yan para parang pre-departure area sa airport. Oh, habang nililinis ka para ma-meet mo na si Jesus, that is whole, all holy, no? Yon. So hindi naman natin alam kung sino ang nasa impyerno kasi hindi naman tayo binigyan ng authority ni God to know, to officially say that a person is in hell. Wala. Binigyan tayo ng authority to officially know kung meron ba ang taong to nasa langit. Pero sa impyerno, hindi, wala tayong authority to condemn, no? Meron tayong agam-agam based on the Bible na these people are in hell, no? Just like Father, kalimutan ko pangalan, si Tipo Maitang. Kung si Judas ba ay nasa hell, many theologians believe that Judas is in hell. They have no doubt, basing on the scriptures, no? Pero, officially speaking, hindi tayo makapagsabi. Kaya, ang nangyayari dito, lahat ng mga tao, lahat ng mga nangamatay, pinipray natin. Hindi tayo pumipili. Hindi natin pinipili kung sinong ipipray kasi hindi natin alam kahit ano pa ka makasalanan yung tao before he died, baka nagpadala si Lord ng thunderbolts of graces na nag-convert siya o kahit wala na siyang malay, hindi natin alam. So, we leave the judging to God. Kaya we hope that all people who died na baka nasa purgatorio. So they need our prayers para mapadali ang kanilang pagpunta sa langit, no? Okay. Pero word of caution lang, nauuso na ngayon mga kapatid, no? Nauuso na ngayon pag namatay, sasabihin happy birthday in heaven, no? Maintindihan naman natin, sabihin no, mama, happy birthday in heaven. Hindi ko naman sila dina-judge bakit nila sinasabi 'yon. Pero hindi po tama yon mga kapatid. Iwasan natin yon, especially if we are serious Catholics. Okay lang kasi yung reason nila para maibsan ang pagpighati na is just way of saying na andun na sa kabilang buhay yung kanilang kamag-anak. Sinasabi nila happy birthday in heaven or pagkamatay, don't worry, no more pain. No more pain, yung ganon sabi. Pero hindi siya maganda mga kapatid, lalo na if you are serious in your faith, because it is a subtle preaching, para siyang nagpipreach ka mind conditioning sa mga tao na madali lang pala malangit. Kinakanonize mo siya. Di ba ang hirap-hirap ng process ng canonization? Tapos ikaw, kinakanonize mo na yung nanay mo, tatay mo, ando na sa heaven. Tapos sasabihin mo pa, no more pain. Alam mo ba kung nasa purgatorio siya, na grabe ang kainit, ang sakit ng purgatorio, tapos sabihin mo, no more pain? Lalo na kung nasa impyerno siya. So, ano ba kasakit? Ano? According to sa mga private revelations ng mga saints, the fires of purgatory
is as hot as the fires of hell. Yung 80 years daw na suffering sa earth, na grabing a penance, grabing a suffering sa earth, hindi daw pwedeng maihambing katumbas sa 2 minutes in purgatory. Kaya huwag tayong magmadali na sa kung sa Bisaya pa, sayon-sayonon lang nimo og canonize, no? Kasi it is also a preaching na, that you are imparting na madali lang mapunta sa ano, sa heaven, no? And then tinanong si ano, you don't have to believe this, but Padre Pio, when asked, tinanong siya, the average person, how long does he stay in purgatory? As ingon sabi ni Padre Pio, at least 100 years, average person. Isang Carmelite sister, tinanong siya, yung napakita siya sa ano, sinabi niya sa isang Carmelite sister na huli, the average stay of Carmelite sister in purgatory is 20 to 70 years. So, kaya sometimes mali din yung sa ano, sa requiem mass, Mass for the Dead. The purpose sana nun ay to encourage ang people there to pray for the dead. To pray for the dead and to ang mga people nandun sa misa na yon, to make them prepare for death. To remind them of their salvation, that they have to work, no, for their salvation, for their spiritual life. Ang nangyayari sa mga misa sa patay, pinipraise, eulogy, pur praise, at saka para ano, andun na siya sa, wala na siyang suffering, happy na tayo ngayon, wala na siyang suffering. Sino pa bang pa-pray doon sa kanya kung wala na siyang suffering? Parang ino-automatic natin na lahat na mabait na tao doon sa langit. No. Ang langit ay hindi right ng isang taong mabait ang langit. No? It is God who judges the heart. No? It is kasi kung ang tao mabait, malangit, automatic hindi na kailangan ni Jesus mo papako sa cross. No? Si Raymond Diocres, isang sikat na professor in the Middle Ages, nung kilala siya na mabait, matulungin. At saka nung siya ay nilibing, dati ay open yung paglibing, yung walang ataol, pinaprosesyon siya. During the hymns of the mass, bigla siyang tumayo. Patay siya, bigla siyang tumayo at sumigaw. Yeah, I have found by God to be guilty of sins and I have been condemned to hell. And bumalik siya sa kanyang paghiga. Meaning, akala ng tao, mabait siya, pero meron pala siyang hidden na mga kasalanan. Kaya isang bishop, head ng monks, before siya namatay, pinasabihan niya yung mga monks niya, don't you ever stop praying for me. Huwag kayong mag-assume na mapunta ako sa heaven because you don't know the judgment of God. No? Okay, pagpatuloy natin to, kahalahati lang yung naabutan natin. So, next week, magta-topic na lang tayo ng biblical ba ang purgatory? Biblical ba ang temporal punishment? Gawa-gawa nyo lang yata yan eh. No, objection, purgatory is not biblical. Eh, wala natin time. So, i-prove natin na biblical ang purgatory at saka yung temporal punishment at saka praying for the souls of the departed. Okay. Sige, dyan lang muna tayo. Closing prayer tayo. At saka after the closing prayer, mga kapatid, pwede kayong magpaiwan kung sinong may mga tanong. Yung mga walang tanong, pwede na mag-exit. Hindi na kayo kailangan magpababay. Okay, exit na lang kayo automatic kung sinong may tanong. Okay. Captain Ayan, wow! Glad to see you. Hello, good evening. Asa man karon? Asa nga lugar?
Underway. Underway, man. Going to Shanghai. Shanghai, wow. Closing prayer ta, bro? Bro, Kapitan. Okay, no. Okay. And then the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Among may gugmaong amahan, magbubuhat sa tanang mga buputang din sa yuta, sa langit. Gitawag nimo kami, aron magkayusa diha kanimo. Salamat sa imang pagtawag ka namo, nga mahimo kami ng usa ka katekista. Pinagi sa mga lecture ni Doc Licheng, aron masahigayon, mapaambit namo sa uban. Na sila makailak kanimo o sa tinuod nga Diyos o sa Isyo Kristo ang imang ipadala ka namo. Hinaot kang grasya sa Espiritu Santo magiya sa among kasing-kasing. Aron magpadayon kami sa paghigugma, pagalagad o pagdayag kanimo. Ubani kami kanunay, Lord, sa mga adlaw-adlaw na mga buluhaton sa pagkikumbati sa mga tentasyon nga mabot sa mga kinabuhi. Wala kami, wala ikaw, Lord, wala kami mahimo. Ikaw may ang tagiya sa mga kinabuhi. Kinintanan kasing-kasing kita. Salamatan, pagipangayo, pinagi sa ngalan ni Jesu Kristo, ang Ginoo. Amen. Sa ngalan sa man, sa anak, Espiritu Santo. Thank you, brothers and sisters. Thank you, Cap, sa prayer. Salamat. Thank you, Doc. Bye-bye. Thank you, Doc. Sige. So, kung kinsa pa yung mga na-question, pabilin lang, ha? Brother Kenneth, basta, maayo kay naka, Brother Kenneth. Hello, Doc. Good evening, Doc. Salamat kayo. Salamat. Sige. Sis. Hello. Sis Chris. Good evening, Doc. May tanong po ako. Ay, yes, sis. Yun nga po. Yan, may mga kaibigan kasi po ako na pag na nagbe-birthday talaga yung mother nila, nakikita ko ngayon yung lagi nilang sinasabi na Ma, happy birthday in heaven. Mm-hmm. So, ano po ang dapat nilang gawin? Instead na mag-greet sila sa kanilang nanay, ano po ang mas mabuting gawin? Mas mabuting sabihin. Oh, mas mabuting sabihin. Sa akin, kaya never ko talagang nag-greet ng ganun. Yung sinasabi ko lang parati pag nag-birthday yung nanay ko, Ma, I always pray for you. May eternal rest grant unto you, Mommy. No? May the Lord, sa akin, may the Lord give you eternal rest. Yun. Yun ang pinakamaganda. Kasi nag-greet ka, at the same time, pinipray mo siya. So, may you rest in peace. Ang ibig sabihin yan, may you rest in peace in the Lord. Sana dalhin ka na ni Lord sa kanyang piling. Kasi pag nakarinig ang tao nun, makakaisip sila na you are still praying for your ano. Para siyang nag-greet ka, at the same time, nagpipreach ka rin. Nagbibigay ka ng subliminal message. Kasi pag nagsabi ka, happy birthday Ma in heaven, wala na, hindi na sila mapipray. Ando ka na sa heaven eh. Yung lahat ng tao na sa heaven, hindi na kailangan ng prayer. So, pero at one time, lahat tayo siguro guilty din yan minsan na... yeah. Isa ba ako dun. Kaya nga hindi rin ako masyadong nandja-judge talaga kasi guilty rin tayo dati. Pero ngayon na alam na natin, sasabihin natin hinay-hinay sa mga friends natin kung pwede iwasan na natin yon. Yeah. May ano po ako, pwede po din yon yung... Instead na, yung prayer na yun, eternal rest grant to yun. So, pwede yun. How about po halimbawa magpadasal, di ba pag nag-birthday yung lola mo, katapos magpapadasal, pwede po ba yun? Pwede naman, pwede. Pero okay. yung padasal, pwede mo actually gawin yun sa sarili mo. Kaya medyo na ano na lang na nakaugalian 'yon sa mga patay kasi yung mga namatayan busy sila sa pag asikaso sa mga bisita kaya yung mga may nagli-lead na lang no may nag bo-volunteer na mag-lead ng prayer at saka yung nakasanayan yung sa mga
kanilang barangay, kilala siya na active sa simbahan, eh, nag-pray. Ang problema lang, hello? Ang problema lang, yes po. Ang problema lang, nagiging professional na yung iba, binabayaran, ordination, sila na yun nag-pray. Actually, mas effective kung tayo talaga mismo sa membro ng pamilya maglilid. Yun lang. Oh. Kasi hindi ibig sabihin na may tatawag tayo ng kumadrona o siya ma-pray, mas effective. Kasi mas, hindi totoo yan na mas effective ang prayer nila. Actually, mas effective kung ang membro mismo ang maglilid ng prayer. Yun lang, nakasanayan lang yon kasi busy yung mga namatayan sa pag-asikaso ng mga bisita kaya hindi sila makapag-lead. Yun. Ah, okay po. Ngayon mas naiintindihan ko na po kasi usually sa amin po ganun talaga dahil hindi talaga minsan kagaya sa amin hindi kami totally marunong mag-pray. So, parang nagpapadasal na lang kami. Mm. Pero ngayon na medyo may alam na rin ako. So, I think isa na ako doon na maglilid. Yan. Thank you, Doc. Sige. Thank you rin. Okay. Sis Nerelisa. Okay, wala nang tanong. Mayroong so thank you for attending ha, Brother Paul, Brother Sister Leonessa, Sis Jocelyn, Brother Kenneth, Sis May, Brother Chris. Sige. Bye-bye. See you next week. God bless sa inyo. Okay, so thank you, Doc. Bye-bye. God bless. Bye. God bless.